Hello guys, welcome again sa ating next video. So sa video naman ito guys, bali magpapalit tayo ng screen dito sa ating Huawei Y6S. So makikita nyo dito guys, ayan, basag na yung kanyang LCD, pati yung kanyang LCD touchscreen. So kahit i-press ko yung 1 guys, hindi na gumagana, so kailangan na talaga siyang palitan. So dito guys, ayan, kahit pindutin ko ng pindutin yung kanyang 1, hindi na gumagana. So kailangan na talaga siyang palitan. So panoorin nyo lang mabuti yung video guys, and then don't forget to like and subscribe kung bago ko pa sa ating channel para palagi updated sa mga i-upload kong new videos. So tara guys, let's go, umpisa na natin. So dito guys, medyo dahan-dahanin lang natin siya pag iangat natin dahil mayroon siyang adhesive. So pag inaangat niya itong dito banda guys, kailangan patient lang. Huwag yung masyadong biglayan yan. Kita nyo, mayroon siyang adhesive yung kulay itim. So dito naman guys, ang tips ko lang sa inyo kapag nagbabaklas tayo ng screen is dapat yung init ng hot air natin is katamtaman lang, hindi masyadong mainit. Tapos yung hangin naman is sakto lang para hindi masunog yung plastic doon sa frame. So ganyan lang yung gagawin natin kapag nagtatanggal tayo ng screen sa harap o LCD screen. So tips ko lang guys, kapag nagpapalit kayo ng LCD, dapat guys malinis yung ating middle frame o yung didikitan ng LCD. Kasi dapat guys, matanggal muna natin yung mga lumang adhesive para paglagay natin sa bagong adhesive at pag-install natin sa LCD is pantay siya at hindi yung nakabuka. At yung kasi yung isang dahilan guys na nababackjob yung trabaho natin. So yun lang yung dapat nating tandaan guys. And then dapat guys, hindi bended yung frame natin para hindi madaling masira yung i-install nating bagong LCD. So dahil nalinis na natin yung frame guys, ang gagawin naman natin ngayon is check muna natin yung bagong bili natin LCD bago natin siya idikit. So always nyo dapat guys na sinecheck muna yung LCD bago kayo magkabit o bago nyo lagyan ng pandikit para isahan na.
So dito naman guys, kapag naglalagay kayo ng pandikit o yung B7000 is make sure nyo lang guys na malagan nyo lahat. So depende na rin sa inyo yan guys kung kakapalan nyo ba or ninipis lang. Basta ang importante guys is malagyan nyo lahat ng adhesive yung gilid. So hindi ko rin nire-recommend yung lagyan ng gitna guys kasi depende na yun sa discarte nyo. Pero para sa akin parang hindi kasi yun nakakatulong or lalong masisira o mapabadali yung pagkasira ng LCD. So yung lalagyan lang natin guys is yung gilid lang, and make sure lang natin is dapat malagyan lahat yung gilid para at least madikit yung LCD at hindi siya madaling mabuklas. So ayan guys, talagyan na natin lahat yung sa gilid. So ang next step natin gagawin dito is i-install na natin yung ating bagong LCD. So ayun guys, then tapos na natin install yung bagong LCD. So ang last natin gagawin dito guys is lalagyan natin siya ng plastic tape o pwede din rubber guys. So depende na sa inyo kung anong trip nyo ang ilagay. Basta ang importante lang guys is balance yung paglagay natin para hindi maipit o hindi ma-damage yung LCD.